Noon mo naagaw sa akin si Simon. Hindi mo pa ba nakakalimutan yon? Hindi ako marunong makalimot. Magdadrama na naman ba tayo? Nakaganti ka na. Nagsumbu ka pa sa pare. Na pinatungan ako ni Simon. Paano? Huling-huli kayo sa akto. Itutuloy pa sana. Kaya lang naudlot ito. Hindi maganda ang nangyari. Sinabi mo pa. Sa kahihiyan, tuloy nagpa siya ang inay na umalis sa bayang ito. Tabla na lang siguro tayo. Dekada 80, nang magsilitawan at naglapa na ang iba't ibang mga sexy movies, na siyang nagpataob sa mga drama at action, sa industriya ng pelikulang Filipino. Dahil sa paglitaw, nang tinaguri ang mapang-akit na mga pelikula, ay talaga namang tumabo ito ng husto sa takilya, sapagkat dito nabaling ang pansin at hilig ng ibang mga manonood, at ito ay mas lalong tinangkilik, lalong-lalo na ng mga kalalakihan. Dahil sa pag-usbong ng ganitong klase ng pelikula, ay marami naman ang naglitawan at nakilalang mga bagong mukha sa industriya ng pelikulang Filipino. At dahil dito, ay ito pa nga marahil ang siyang naging dahilan ng pagbagsak ng ibang pelikula tulad ng drama at action, dahil karamihan sa mga producers ng mga pelikula ay mas piniling gumawa ng mga ganitong klase ng pelikula dahil sa patok na patok ito sa mga manonood. Ito mga lods ang magiging topic ko ngayon. Kung gusto nyo ng ganitong klaseng content, mangyaring pindutin lamang ang subscribe button, at e-click na rin ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod kong videos. Halika't, alamin natin ang kwento ng buhay ng isa sa tinaguri ang soft drink beauties noong dekada 80. Pero bago ang lahat, ay isang maikling intro muna tayo. Isang paalala, ibig ko lamang pong ipabatid sa mga taga-subaybay at manonood ng munting channel ko, na ako po ay hindi eksperto. Ang mga kwentong mapapanood nyo sa channel ko, ay hindi nagsasaad ng tama, at eksaktong impormasyon, tungkol sa pagsasalarawan sa subject ng topic ko. Ito ay bunga lamang sa aking mga pananaliksik. Maraming salamat po. Isa siya sa mga sikat na soft drinks beauties na ipinakilala ng yumaong star maker na si Dr. Ray de la Cruz noong dekada 80. Nagpatuloy din siya sa pagiging pinakakilala na sexy star ng kanyang henerasyon. Pero siya ay biglang naglaho sa limelight matapos gawin ang mga pelikulang talaga namang pumatok sa takilya tulad ng Snake Sisters noong 1984 na idinirehe ni Celso Ad Castillo. Virgin Forest, noong 1985, na idinirehe ni P.K. Galiaga. Bomba Queen, noong 1985 pa rin, at idinirehe naman ni Efren C. Pinyon. Bed Scenes, noong 1985, kasama si Altantay, na idinirehe naman ni Mario O'Hara. White Slavery, noong 1985 pa rin, kasama si Ricky Davao, at idinirehe naman ng isang premyadong direktor, na si Lino Broca. Si Leap, noong 1986, kasama si Mark Joseph, na idinirehe naman ni Elwood Perez. Nude City, noong 1986, kasama si Ernie Garcia, at idinirehe naman ni Romy Suzara. Gabi na Commander,
Noong 1986 pa rin, kasama sina Philip Salvador at Dindo Fernando at Bembo Rocco. At Boltman, noong 1985, na idinirehe ni Ticoy Aguiluz, kung saan ay nakakuha pa siya ng Best Actress nomination mula sa Urian Awards. Hindi marahil masyadong marami ang nakakaalam nito, ngunit siya, na dating hinahangaan ng mga kalalakihan, dahil sa taglay na kagandahan at kaseksihan nito, at kung dati ay napakalaki ng kinikita dahil sa sobrang kasikatan nito, sa larangan ng pagpapaseksi, ay ngayon kumikita na lamang ng sapat sa pang-araw-araw na gastusin, bilang isang kahera sa isang peryahan. Kung dati, ay madalas siyang magsuot ng mga seksing kasuutan na mas nagpapahanga palalo sa mga kalalakihan, ay mas gusto na lamang niya ngayon na magsuot ng maong at polo, sa halip na mga outfit na nakakataba ng mata. Siya si Maria Jennifer Obregon Mitchell, na mas kilala sa kanyang screen name na Sarcy Emmanuel, ay isang dating dancer at sexy star ng pelikulang Filipino, at isa sa mga tinaguri ang soft drink beauties noong kasagsagan ng paglipana ng mga sexing pelikula, noong dekada 80. Siya ay ipinanganak, noong November 17, 1966, sa isang mabuting pamilya sa Maynila. Si Sarcy ay pinalaki ng maayos at may disente, at pinag-aral pa sa isang paaralang Katoliko. Gayunman, sa kanyang pagdadalaga, ay biglang nagbago ang pananaw niya sa buhay, matapos maghiwalay ang kanyang mga magulang. Nagkaroon siya ng relasyon, sa isang mas matandang lalaki, nang matuklasan siya ni Ray de la Cruz na optometrist ng kanyang ina. Sabi pa ni Sarcy Emmanuel, sa isang panayam sa kanya, na nilapitan ako ni Ray, at tinanong kung gusto ko bang mag-artista, at pumasok sa showbiz, kwento ni Sarcy. Akala ko walang masama sa pagsisikap, kaya sinamantala ko ang pagkakataon. Ipinakilala si Sarcy bilang sexy star, noong 20 anyos pa lang siya, kasama ang mga tulad ni Coca Nicolas, at yumaong Pepsi Paloma. Walang pagkabahala si Sarcy sa pagpapaseksi sa big screen. Sa kanya noon, puro trabaho lang. Pero pinatunayan ni Sarcy na hindi lang siya puro ganda. Sa kasagsagan ng kanyang karera bilang isang sexy star, siya ay nominado pa para sa isang Best Actress Award para sa kanyang pagganap sa Boatman. Gayunpaman, nagulat si Sarcy sa bilang ng mga tagahanga ng pelikula, nang mawala siya sa lokal na eksena ng entertainment, noong unang bahagi ng dekada 90. Dahil dito, ay naisipan niyang lumisan, at magpahinga pansamantala sa larangan ng pagpapaseksi, sa showbiz. Gusto ko lang naman mabuhay ng normal, kaya umalis ako sa showbiz, sabi ni Sarcy. Gusto kong magawa ulit ang mga ordinaryong bagay tulad ng pamimili, o pagsakay sa jeep nang hindi lumilikha ng kaguluhan. Sa kinikita ko sa showbiz, sinubukan kong pumasok sa iba't ibang negosyo, tulad ng pagbebenta ng alahas, o pagpapahiram ng pera. Pero karamihan sa mga nanghiram sa akin, ay kinalimutan na ito at hindi na ako binayaran. Sa ngayon, si Sarcy Emmanuel, ay namamahala sa kanyang sariling negosyo na jeepneys at Egypt, at masayang namumuhay kasama ng kanyang buong pamilya. Ano't ano pa man, ang nangyari sa buhay ng ating mga iniidolo, ay hinding-hindi kailanman matatawaran, ang kanilang mga naging ambag sa industriya, sa music, sportsman yan o pelikula, kung saan ito ay minsan nang nagbigay sa atin ng saya, nagpangiti, nagpahanga, nagpaibig, at nagbigay inspirasyon sa ating kapwa. Naku, ikaw talaga? Ano ba naman yung ayos mo? Manang-manang ka pa rin hanggang ngayon? Ang buhok mo, matuto ka na mamagsuklay? Pawis na pawis kang abaho mo? Naku ha, may paganyan-ganyan ka pa. O ikaw na ngayon? Ano yan? Kulaan mo na. Nangangayayat ka na. Lalabas ka ba? As usual, pupunta ako kay Ronnie. Sige na, patulog ka lang. Ako nang bahala rito. Sige na, Tonya. Noon pa man ay galit ka na sa akin. Dahil ang akala mo,
magkasinlandi kami ng nanay mo. Kaya ka nagrebelde sa kanya? Kaya ka naging manang? Umalis ka na. Pero ako, hindi mangyayari sa akin ang nangyari sa nanay mo. Kaya ako umalis sa ipokritong baryo ito. Ayoko dito mamatay. Tonya, baliw ang baryo ito. Kaya pag hindi ka umalis dito, bababaliw ka rin. Dahil wala kang pinag-iba sa hayop, wala kang pakiramdam, nakapalambalat mo. Kaya ang puso mo'y pusong hayop.